Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung ano ang money career financial reading para sa lahat ng Gemini. Ito ay general money careers guys. So, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panonood. Okay, vast vistas. Wow, expansion ng horizon to. Gemini, ang galing. Congratulations. Kasi ngayong buwan ng Mayo, ikaw ba ay dating OFW? Pwedeng pabalik ka na sa ibang bansa, seaman. Kasi may meron ditong boat eh. So, traveler ka ba? Or ano man to na trabaho mo dati or kung ano man itong ginagawa mo. Oh. Sa Middle East ka ba nagtatrabaho? Sa ibang bansa? Sa Amerika? Sa Europa? Sa Canada? Or nasan ka man? So, nakikita natin dito na going back ka doon sa lugar kung saan mo nakukuha yung pera, yung source ng income. So, pwedeng makaresonate dito yung OFW. Okay, pabalik ka na. Or pwedeng yung iba sa inyo dito, if may business ka Gemini, pwedeng may expansion to ng business mo, may mga branches, additional branches, or pwedeng additional learnings, like may negosyo ka, ano ba yung negosyo mo? Piggery, poultry, bakery, grocery. Pwedeng nag-aaral ka ngayon sa isang free training or seminar para matutunan mo. Like kung meron kang restaurant, nag-aaral ka ng mga ibang putahe. Parang ganun. So, nakikita natin dito na on the way ka papunta doon sa expansion. Okay? Okay, truth. Forgiveness. Ooh, bakit ganon? And clarity. Okay guys, so kung makikita mo dito Gemini, ang barahang ito is parang nagsasabi na marami kang revelation na malalaman. Katotohanan. Okay? So, since ang reading natin is about money, siguro may mga lalabas na information na hindi mo alam pa. Like, di ba sa circle ng social media ngayon, pwede kang makakuha ng information about sa mga hiring ng company sa mga group chat. So, parang ganun. So, nakikita natin dito may possibility na makakuha ka ng information tungkol sa gusto mong pasukan ng company. Next is may clarity, like relationship. Like, for example, sa dati mong pinagtatrabahuhan, umalis ka, nag-resign ka dahil sa hindi kayo magkasundo ng mga katrabaho mo. And, or siguro ano, napagbintangan ka. Parang ganun. And this month ng May and June, sinasabi ng Baraha na lalabas yung katotohanan kung sino ba talaga ang may mali or tama ba yung desisyon or tama ba yung ginawa niya. So, may clarity dito. And may forgiveness din. So, posibleng mag-move on ka na from mapait na issue lalo na sa usaping pera. Okay? So, kung may mga nanloko sa'yo, may gumawa sa'yo ng hindi maganda, siguro it's time na to move on. Ang dami mong ideas, inspiration, 'di ba? Kung makikita mo dito Gemini, marami kang pwedeng maiisip or naiisip sa ngayon na pwedeng pagkakitaan. Siguro ang isa sa gusto mong pagkakitaan is internet, okay? Nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra kang motivated, sobra kang pinag-aaralan mo kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan.
pinag-aaralan mo kung ano yung pwedeng magawa mo. Parang ganun. So, nandito ka sa... Anong tawag dito? Sobrang sipag mo maghanap ng resources. Kung paano mo mababalansi yung pera. Di ba? Like, may trabaho ka na, may business ka pa, tapos naghahanap ka pa ng additional income. Parang ganun. So, yun. Ang kaso lang dito, iwasan mo, Gemini, yung tamarin ka. Yun lang. Yun lang yung, ano, kasi sa dami-dami mong inspiration, ideas, wisdom, parang ano, sumasabog yung utak mo yung mga ideas kung paano kakikita ng pera, paano yung internet, paano mamaximize yung internet. Kaso lang, iwasan mo na after mong makapag-formulate ng idea, matutulog ka. Diba? Kasi inanto ka. Parang ganito. So, puro lang siya plano. So, yun yung kailangan mong iwasan. Kung gusto mong magkaroon ng balance yung financial mo, kailangan, it's a combination of plan and action. Diba? So, kasi kung puro lang tayo plano, wala nang action, pangit yun. So, dito sinasabi na kailangan mong, yun, action to eh. Kailangan mong pagsabay-sabayin yung plano mo at the same time yung action. And temperance din, huwag tayong magmadali. Huwag nating madaliin yung success. Dahan-dahan, lalo na kung magsisimula pa lang, diba? Wala namang nagiging asensado, walang yumayaman sa simula pa lang. Lalo sa usaping business, dadaan ka talaga sa struggle. Okay? Sa trabaho, ganun din eh. Hindi ka agad pagpasok mo ng first day sa work, manager ka agad, hindi. Dadaan ka sa butas ng karayom. Dadaan ka sa pagsubok. So, pasensya ang kailangan. Nakikita ko sa'yo dito na naghahanap ka ng mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Or pwedeng nagre-research ka, yun na nga, ng mga information kung paano mo mamamaximize yung kung ano yung meron ka sa ngayon para kumita ng pera. May nakikita ko sa'yo dito may balak na mag-training, mag-seminar, mag-aral. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, tapos na sa kolehiyo, pero hindi pa sila kontento sa napag-aralan nila. So, ang balak nila is mag-aral ulit ng additional learnings, skills training, or kung ano man to. Now, which is tama naman, di ba? So, nakikita natin dito, ang dami mo rin na ideas kung ano yung negosyo na papasukin mo. Ang ganda ng baraha mo, guys, kasi ang sabi ng baraha sa'yo dito, yung ideas mo, yung wisdom mo, yung inspiration mo, pag dinoble mo yan ng action, talagang tataas ka. Diba? Talagang papunta ka doon sa stability, financial stability. Pero kung puro lang ideas, tapos pagdating ng action, tulog tayo, walang mangyayari. Okay? So, thank you, guys. Bye!